Ikalawa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Sa isang liblib na bayan at ating pamamagatan, hiwaga sa lumang bahay. Sa isa na naman, gabi ng lagi! Punta, Ricky. Relax ka lang, Christine. Malalaman mo. Ricky, ha? Baka kung ano na naman yan. Gusto mo ba talagang malaman kung saan tayo pupunta? Saan nga? Sa sementeryo. Ha? Seryoso ka? Oo. Doon, tahimik. Walang iistorbo sa atin. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Uy, balik mo ng sasakyan. Umuwi na lang tayo. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw. Uy! Ano ba? Sabi ko ibalik mo na sasakyan. Ang aking sigaw. Uy! Hey! Sige, sige, sige. Pero mamaya na, pagkagaling natin sa sementeryo. Woo! Boyfriend mo, no? Weird. Kung hindi sa morgue, sa sementeryo, o sa mga haunted house, doon kayo nagde-date. Wow, eh kumusta naman kayo kagabi? Jessa, tumigil ka nga. O, alam mo lang,
Kung gaano ang takot ko kagabi, imaginein mo, kasama niyo sa date niyo mga patay. Eh, halos tumayo lahat ng buhok ko sa katawan, no? At least, na-overcome mo ang fear mo. Congrats, my friend. Tapos, pagtatawanan mo pa ako. Tama na, ha? Okay. Ay, Chesa, bakit kaya ganun ang boyfriend ko? Adventurous lang siguro. Mahilig sa mga may thrill. Sakyan mo na lang. Total, mahal mo naman yung tao eh. At saka, sure ako, masasanay ka rin. Sure ako. Tumigil ka nga. Ayan, tawa ka na naman. Alam mo ba, sabi niya sa akin, isa na lang daw ang lugar na hindi niya pa napupuntahan. At gusto niyang marating. Oh? Saan daw? Doon! Sa impyerno! Ano? Sinabi pala sa'yo ni Mia ang naging trip namin. Trip mo lang. Dinamay mo lang kaibigan ko. Takot na eh. Ano? Wala ka bang balak sumayaw? Uwi na lang tayo pare. Ha? Boring dito eh. Ano? Pare, ang saya-saya nga ako. Ayoko dito eh. Walang thrill. Labas na tayo. Eh, saan naman tayo pupunta? Sa morgue? Sa sementeryo? Pwede. Alam mo pare, bilib ako sa'yo. Baklase ka talaga. Hindi ka ba talaga nakakaramdam ng takot? Ano ba naman ang dapat kong katakutan? Mga patay? Mga multo? Aswang? Maligno? Hindi totoo yun. Walang multo. Walang kababalaghan. Meron, pare. Si Raul lang ang naniniwala doon. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Ha? Paano? Sumayaw muna tayo. At mamaya, pagkatapos natin, saka ako sasabihin sa'yo. At siguradong magiging interesado ka. Tara na, sayaw na. Okay. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Malaking kalokohan ang sinabi mo, pare. Maniwala ka. Marami nagpapatunay sa mga hiwaga at kababalaghang nangyayari sa lugar na yun. Okay. Sige, gusto ko makarating doon. Patutunayan ko na kalokohan lang ang sinabi nyo. Pare, hindi biro ang gagawin mo. Baka mapasubo ka. Kilala mo ako, Noel. Hindi ako takot sa mga ganyan. Mas katakutan natin yung mga buhay dahil silang delikado. Hindi ang mga katang-isip lang niya na kinakatakutan ng ilan. Sige. Maganda ka. Bukas na bukas din, pupuntahan natin ang lugar na sinasabi ko. Ang lumang bahay sa San Ildefonso. Tambak ang trabaho ko ngayon na. Jack, gabi na ako makakauwi. Ang cellphone ko. Si Ricky. Hello, Ricky. Christine. Oh. Hindi naman kita masusundo mamaya, ha? Ha? Eh, bakit? May ipupunta lang ako. Importante. Kami ni Noel. Saan? Malayo. Tatawag na lang ako sa'yo kapag nandun na kami, ha? Ay, teka. Oh, sige, bye. Sandali. Hello. Ah. And then, nandiyan ang call. Ay.
Saan naman kaya pupunta ang kumag na yun? Ano na naman kayang kalokohan ang iniisip niya? Bahala ka nga. Saysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagi. Oh, ano? Malayo pa ba? Malapit na. Paglagpas natin doon sa may malaking puno, sa bandang unahan ng konti, naroon na ang lugar na patay natin. Ha? Pero bago tayo pumunta doon, may dadaanan muna tayo. Okay, you're the boss. Pero pare, ha? Mukhang bundok na itong pinagdalan mo sa akin. Sabi ko naman sa iyo, ihanda mo sarili mo, di ba? Kaya eto na tayo. O, siguruhin mo lang na mag-i-enjoy ako. Ayoko masayang ang pagod ko. Tiyak yun, pare. At sana nga, mag-enjoy ka. Mukhang malayong pinanggalingan nyo, Noel. Oo, Lola Maring. Galing pa kaming Maynila. Salamat naman at hindi mo pa nakakalimutan ang lugar nito. Matagal na panahon ka rin hindi nagagawi rito mula nang namatay ang iyong Tia Kunching. Sa Maynila na ho kasi ako pumirmi. Sa isa ko pansyahin. Doon na rin po ako nag-aral at nagtrabaho. Noel, sino naman si Tia Kunching? Nang maulila ako, siya ang nagpalaki sa akin. Nakapangasawa siya ng taga rito. Kaya minsan na rin akong tumira sa lugar na ito. Hindi mo nabanggit sa akin yan, ah. Noel, matanong ko nga kayo, ano ba ang dahilan at bigla mong naisip na magbakasyon din eh? Oo. Natitiyak kong hindi ka babalik dito kung wala kang mahalagang sadya. Bakit nga ba? Oo nga. May mahalaga ka bang sadya dito? Ako ho ang may sadya dito sa lugar ninyo. Ha? Gusto kong puntahan ang sinasabi ni Noel na lumang bahay na kinatatakutan ng mga taga rito. Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagi. Diyos na makabagin. Noel, totoo ba ang sinasabi niya? Oo. Hindi niyo alam kung anong ginagawa niyo. Ako, alam ko ho. At patutunayan ko sa inyo na walang dapat nakatakutan ng mga taga rito. Nagpapakabatay ka ba? Hindi ho. Bakit ko namang gagawin yun? Wala namang dahilan para gawin ko yun. Ang sarap-sarap mabuhay. Abay, kung ganun, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Bumalik na lamang kayo sa Maynila kung ayaw niyong mapahamak. Talaga bang hindi na magbabago pa siya mo, Ricky? May panahon ka pa para umatras. Pare naman, sa layo ba naman ng nilakbay natin, aatras pa ako? Sayang naman ang ipinunta natin dito. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang nagdala sa akin dito. Nagsisisi na nga ako eh. Dapat nga hindi ko ginawa yun eh. Sinubok lang naman kita kung talagang matapang ka at walang kinatatakutan eh. Akala ko nga aatras ka, lalo pat nakausap mo na si na Lolo Andres.
Wala nang atrasan to, pare ko eh. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko sa'yo. Babalik tayo ng Maynila ng ligtas at buhay na buhay. Andres, wala sa kwarto nila yung dalawa. Eh, saan nagpuntang mga yon? Nagpaalam. Oh. Mamamasyal lang daw sila. Ay, pinayagan mo. Baka bumunta yun sa lumang bahay. Mareng, narinig mo naman ang sinasabi ng kaibigan ni Noel, hindi ba? Eh, sa palagay ko eh, hindi na magbabago ang isip nun. Ang ibig mo sabihin, pababayaan na lang natin. Ay, tiyak na mapapahamak sila. Minsan, may mga bagay na dapat nating pakialaman. Ngunit, hindi natin naisip na minsan din, ang kapalaran ang nagdadala sa kanila upang maranasan ang mga bagay-bagay. Kaya, umasa na lamang tayo na hindi nila kapalaran ang mapahamak sa kamay ng kampon ng dilim. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Ira bang bahay? Oo. Oh. Malaki nga. Sana pala isinama ko si Christine para naman na mag-enjoy din siya. Tama lang na hindi mo na siya isinama, Ricky. Dahil tiyak, hindi niya magugustuhan ng gagawin mo. Sa bagay. Kailan ka ba papasok dyan sa bahay? Gusto ko mamayang gabi. Maganda to. Pero sa totoo lang, wala naman ako nakikita o nararamdaman kakaiba. Maliban sa nakikita kong medyo luma ng bahay. Madilim ang paligid. Madumi. Matataas ang mga damo. At patay ang mga punong kahoy sa loob. At teka, pare, kanino nga palang bahay yan? Walang nagmamay-ari niyan. Hmm? Sabi ng mga taga rito, ayon daw sa mga ninuno nila, bigla na lang sumulpot ang bahay na yan. Ibig mong sabihin, tumubong parang kabuti? Parang ganun na nga. At magmula daw noon, nagsimula nang may mawala sa mga taga rito. At dyan lang sila huling nakitang pumunta bago sila nawala. Talaga lang ha? E di pag napasok ko yan, akin na yan. Alam mo ba kung ano pa ang sabi nila? Ano? Minsan, nakikita nilang nag-aapoy ang lugar na ito. At may nakikita silang mga demonyo. Ano? Ba okay yan? Parang sinasabi mo na extension ng impyerong bahay na yan. Posible. Ayan mo, kapag nakapasok na ako dyan, ipapakausap ko sa iyo mga demonyo. Noel, nasaan ang kaibigan mo? Nasa lahubo ng kwarto. Naghahanda na. O, hindi ka ba sasama? Hindi ho. Ay, mabuti kung ganun. Akala ko'y sasama ka sa kalukohang gagawin ng kaibigan mo. Lola, ano sa palagay niyo? Na? Makababalik pa kaya siya? Hmm? Makalalabas pa kaya siya sa bahay na yun? Minsan ka lang tumira dito. At alam mo ang mga kwento. Eh, yun nga ho eh. Mali ho ang desisyon ko na isama siya rito eh. Kapag may nangyari sa kanya, dalahin nyo ng konsensya ko. Eh, pinagsabihan na natin siya kung ano man ang pwedeng mangyari sa kanya. Pero ayaw niya makinig. Abay, kasalanan niya na yon. Kung may mangyari man sa kanya, ay huwag naman sanang ipahintulod ng Diyos. Sana nga ho, Lola. Sana nga ho. Thank you.
Latinin, ang kasaysayang tambok sa linggong ito. Saysa na namang Gabi ng Lagi. Pare, ready na ako. Alis na ako. Pare, ingat lang ha. Kung sakaling magbago ang isip mo, bumalik ka agad dito at babalik tayo sa Maynila. Si Raulo, ayaw mo kasing sumama eh. Eh di sana, dalawa tayong mag-i-enjoy. Ayoko, Ricky. Pasensya na. Ikaw, bahala ka. Paano? Alis na ako. Ako kung sakaling magbago ang isip mo, sumunod ka na lang. Sa susunod na araw na ako lalabas doon. Sige. Sige, pare. Yan mo! Ikukumusta ka agad kita kay Taning. Diyos ko. Kayo na sana ang bahala sa kaibigan ko. Huwag sana siya mapahamak. Huwag sana. Kakaiba ito. Chat na mag-i-enjoy ako. Ayun, natatanaw ko ng bahay. Magmamadali ako. Sabik na ako mapasok ng lugar na yun. Aba, teka. Ano yun? Dito, dito mo. Maliwanag at parang maraming tao. Parang nagkakasiyahan. Paano? Baka dumating ang may-ari. Pero sabi ni Noel, walang nagmamay-ari ng bahay niyan. Ginugoyo yata ako ng siraulong yun. Paano ngayon to? Tutuloy pa ba ako? Pero sayang naman ang pagod ko. Tutuloy na lang ako. Magtatanong ako. Bulilyaso yata ang tripping ko. Sablay. Narito na ako sa harap ng gate. Ang daming tao. Ayun. May papalapit. Tamang-tama. Makapagtatanong ako. Ricky! Maligayang pagdating. Ha? Dibalo sila. Kanina ka pa namin hinihintay. Ako? Teka, paano nyo nalaman ang pangalan ko? At sino kayo? Ikaw ang aming panauhing pandangal. Pumasok ka na. Magno, buksan mong gate. Papasukin mo siya. Opo. Halika na, Ricky. Ano ito? Bakit nila ako kilala? Sino sila? Ako si Lucila. Siya naman si Eliseo. At tama, kilala ka nga namin. Mga kaibigan mo kami. Ano? Nababasa nila ang iniisip ko? Paano? Sino ba talaga ang mga taong ito? Sino? Kasaysayang tambok sa linggong ito. Saysa na namang Gabi ng Lagi. Huwag mong pagtakhan ang mga bagay-bagay, Ricky. Walang nahihilihim sa amin. Lahat ng naririto, alam kung anong iniisip ng bawat isa. Kaya mo rin gawin yun kung gugustuhin mo.
Dahil isa ka na sa amin. Sa iyo ang kasiyahan ito, Ricky. At ikinagagalak naming lahat na makasama ka sa tahanan ito. Ano ba, Ricky? Asan ka ba? O ano, Christine? Wala pa ba? I mean, hindi mo pa ba nakokontak? Abe, halos masira na yung cellphone mo, kapipindot mo ah. Kakainis. Pakiramdam ko, gusto mo na nga ibalibag eh. Eh kasi naman, lagi na lang cannot be rich. Hindi man lang magparamdam. Baka naman walang signal sa pinuntahan niya. Eh di dapat gumawa siya ng paraan. Usapan namin, tatawagan niya ako kapag nakarating na siya doon. Nakakainis talaga. Ay nako, hayaan mo na muna. Kumain na lang tayo. Sayang itong in-order natin, oh. Kakainis, bubisit na ako. Makainom na nga lang ng juice. Diyos ko. Naku, Christine! Ma'am! Naku, sorry. Nabitiwan ko. So sorry ha, nahulog yung baso. Hindi ko sinasadya. Babayaran ko na lang. Okay, oh ma'am. Lipat na lang ho kayo ng ibang lames at lilinisin ko ito. Okay, sige. Thank you, ha. Okay. Dun tayo. Ah, ouch. Aray. Oh, bakit? Ang sakit. Naku, ang kamay mo may dugo. Ha? May sugat ka, ho. Siguro dahil doon sa baso na basag. Patingin nga. Oh, ano to? Christine, malalim to, ha. Ano? Ng dugo. Jessa! Ay, ako halika. Umalis na tayo. Bayaran na lang natin yung in-order natin. Pumunta tayo sa doktor. Kailangan mapatingnan natin yung sugat mo. Baka kumainfeksyon yan. Tayo na! Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. O ano, masakit pa ba? Hindi na. Sobra na masugat yan? Ano kaya nangyari? Imposible namang nabasag ang baso sa kamay mo. Siyempre nabasag yun dahil nahulog sa simento. Chesa, kinakabahan ako. Ah? Eh, kasi kanina nang mahulog yung baso, bigla ko naisip si Ricky. At itong sugat ko. Nagtaka rin ako kung paano nangyari to. Huwag naman natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Eh, ano oras na ba? Ay, mag-aalas 11 na ng gabi. Oh, may pasok pa tayo bukas. Magpupuya tayo. Uli ka na. Sige na, tayo na. Diyos ko, wala naman sana nangyaring masama kay Ricky. Wala sana. Sige, uminom ka lang at kumain. Magpakabusog ka. Napakasarap ng alak na to, ha. Ngayon lang ako nakatagim nito. Ano bang klaseng alak ito? Hindi yan basta-basta. Espesyal ang pagkakagawa niyan. Masarap. Pero bakit ganito? Parang medyo malabot. Sige lang, uminom ka na lang. May itatanong nga pala ako sa inyo. Ano yun? Kasi kaninang umaga, nagpunta kami dito ng kaibigan ko. Nakita ko masyadong madumi, madilim, matataas ang mga damo, at patay ang mga punong kahoy. Paano nangyari na nalinis nyo kaagad ito at napaganda? Walang imposible sa amin.
Lahat kaya namin gawin. Hindi ka na dapat magtaka. Eliseo. Lucila. Malapit na ang tatlong oras. Ilang sandali na lang. Ricky, handa ka na ba? Handa? Saan? Sa iyong kapalaran. Iharap ka na namin sa dakilang hari. Ang nagmamay-ari ng lugar na ito at sa buong mundo. Kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Kaya nangyayari kay Ricky? Nasa loob na kaya siya ng lumang bahay? Sana nagbago isip niya. Sana umuwi na lang siya. Oh, cellphone ko. Ah, si Christine. Hello? Christine? Noel? Si Ricky? Ha? Nasaan siya? Bakit hindi ko siya makontak? Nasaan ba kayo? Christine. Lusing na ako pero gusto ko pang uminom dahil napakasarap ng alak niyo. Sige. Uminom ka pa? Isipin mong ito na ang huli mong pag-inom ng alak. Ngayon pa? Eh, natikmo na akong kakaiba. Uulit-ulitin ko ito. Kaya kailangan bigyan niyo pa ako. Sabihin niyo nga sa akin, saan niyo ba ito nabibili, ha? Hindi yan nabibili. Kaloob yan sa amin. At para ibigay din sa mga panauhing tulad mo. Alam mo, nagtataka ako. Paano niyo ako naging panauhing pantagal? At bakit niyo ako kilala? Samantalang ngayon lang tayo nagkita-kita. Matagal ka na namin kilala. At mapalad ka. Dahil naririto ka sa lugar na ito. Ang lugar na pinapangarap mong mapuntahan. Hindi ba? Ganun ba ako kasikat? Dahil kilala niyo ako? At kayo hindi ko kilala. Para pala akong artista. Oh, oras na. Halika na. Ha? Ihaharap ka na namin sa ating Panginoon. Panginoon? Ano Panginoon? Sino? Si Satanas. Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi.
Sige! Dalhin na siya. Balika na. Teka! Anong ibig sabihin ito? Balika na. Hindi mo d'yo nga mo? Huwag mo d'yo mo. Huwag siyang nakakawalan para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Hindi mo d'yo mo. Hindi mo d'yo mo. Christine, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hirap na hirap na ako. Nasaan ka? Sa likod mo, Christine. Anong? Ricky! Tulungan mo ako. Kasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Magkakarating ka na ng impyerno tulad ng pinapangarap mo. Huwag yung gawin sa akin ito! Ano sigaw ko dito? Hirap na ako! Parang awa nyo na! Narito na siya. Dumating na ang ating Panginoon. Magsiluhod tayo! Magsiluhod tayo. Oo, Panginoon. Narito ang iyong mga tapat na alagad at ang aming handog, isang kaluluwa. Ano kagayari? Magaling! Pinaligayan niyo ko, aking mga kampon! Magaling! Balikan natin ang kasaysayang tambok sa linggong ito. Sa nanamang gabi ng lagi. Andres, gising. Bakit? Pakinggan mo. Nag-iingay yung mga hayop sa labas. Ha? May nangyayari. Ano po? Diyos ko, huwag na basada. Nagbigay na tayo ng babala.
Kaya wala na tayong magagawa. Ginusto niya ang nangyari sa kanya. Naku, Andres, kailan matatapos ito? Kailan? Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo na! Hirap na hirap na ako! Sige! Ibabaan niyo na siya sa krus. Bunutin niyo ang mga pako sa kanyang mga kamay at paa. Mapasakit! Malalaman mo. Dalhin siya sa altar. Halika na. Mega! Saan yung matadalin? Ayoko na! Tama na! Umunod tayo. Ayoko! Huli na ito, lalaki. Matatapos na rin ang paghihirap mo. Tingtis na lang. Dalhin na yan! Huwag! Huwag! Ayaw mo! Sa'yo! Ayaw mo na! Huwag gusto mo yan? Sayang tambo sa linggong ito sa isa na namang gabi ng Ano bang nangyayari sa'yo? Nagparamdam ka naman, Ricky. Nasaan ka na ba? Christine! Huh? Ano yun? Bakit? Parang narinig kong boses ni Ricky. Ang mga aso, bakit umaalulong? Anong ibig sabihin ito? Ano? Hello. Hello, Jessa. Christine, napatawag ka. Pwede ka bang pumunta dito? Ah? Teka, anong oras na ba? Alauna na, madaling araw ah! Please! Teka, bakit ba? Ano bang problema? Basta, pumunta ka dito. Sige na. Kusya, sige. Hintayin mo ako. Punta na ako dyan. Hihintayin kita ha? Sige. Bye. Sarap-sarap na tulog ko. Ano na mo kayong problema ng babaeng yun? Oh, Panginoon! Pagmasdan mo ang aming handog! Anong gagawin sa akin? Iyalis niyo ako dito! Sa pamamagitan ng punyal na itatarang ko sa kanyang tibig.
Aagos ang dugo ng isang mortal. Dugong handog ng iyong mga matapag na alagaan. Tanggapin niyo, o aking Panginoon! Tanggapin niyo! Sambahin ang Panginoong Lucifer. Sambahin. Sambahin. Ano pa talaga ang problema, Christine? Kinukutuban na ako ng masama. Si Ricky, pakiramdam ko may masamang nangyari sa kanya. Baka naman namimiss mo lang yung tao. Hindi. Iba eh. Iba ang nararamdaman ko. Pati ang nasa paligid ko. Parang iba rin ang ibig ipahiwatig sa akin. Ano ba kasi sabi sa inyo ni Noel? Naroon daw sila sa probinsya na kinalakhan niya. Tinanong mo ba kung ano sinadya nila doon? Hindi niya sinabi, pero binanggit niya na nagsisisi raw siya kung bakit isinama niya si Ricky. Pagkatapos, ilang beses ko pa siyang tinawagan, pero hindi niya na ako sinasagot. Ha? Huh? Gusto ko siyang puntahan. Kaso hindi ko alam kung saan. Sige, hayaan mo. Magtatanong-tanong ako sa iba pa nila kaibigan. Baka sakali may alam sila sa lakad ni Ricky, pero pansamantala, ikalma mo muna yung sarili mo. Walang masamang nangyari sa boyfriend mo, okay? Ligtas siya. Alam ko. Kaya relax ka lang. Hindi na bumalik ang kaibigan mo, Noel. Alam mo na siguro kung ano ang nangyari sa kanya. Lolo Andres, wala akong kwentang kaibigan. Ipinahamak ko siya. Bilang kaibigan, totoong may pagkakamali ka. Ikaw ang higit na nakakaalam kung ano ang uri ng pagkatao ni Ricky bago mo pa siya dinala rito. Alam mong mangyayari ang mga bagay na to. Alam kong matatakot siya. Akala ko hindi siya tutuloy na sabihin natin sa kanyang hiwaga sa lumang bahay. Sana hindi ko siya pinabayaan mag-isa. Sana sinamahan ko na lang siya. Wala na tayong magagawa. Nangyayari na ang lahat. At huwag na tayong umasa na makikita mo pa siya. At sana, sa pagbabalik mo sa Maynila, kalimutan mo na lang ang lugar na ito. Lalo na ang tungkol sa hiwaga ng lumang bahay. Lolo, may tatawagan mo ako. Papupuntahin ko sila dito. At pagdating nila,
kayo na ho ang magsabi sa kanila na wala akong kwenta, kaibigan. At humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa akong malaking pagkakamali. Ano ba naman kasi ang naisip ng boyfriend mo? Naisipan pumunta sa lugar na yon. Diyos ko, napakalayo. Mabuti na lang, wala tayong pasok bukas dahil holiday. Pasensya ka na, Jessa, ha? Pati ikaw nadamay sa problema ko. Sus, ano ka ba? Kaibigan tayo. Sino pa ba naman ang magdadamayan kundi tayong dalawa? At kahit pa makarating tayo sa dulo ng mundo, sasamahan kita. Kayo pala ang tinutukoy ni Noel na darating ngayon. Oho. Nasaan na po ba siya? Andres! Andres! Ah, Maring, bakit? Si Noel! Hindi ko makita. Ha? Nawawala ang kaibigan niyo. Ho? Buksan niyo ang gate na ito! Papasukin niyo ako! Sasamahan ko ang kaibigan ko! Buksan niyo ito! Buksan, bumukas ang gate. Tumuloy ka! Sinong... Pumasok ka. At samahan mo ang iyong kaibigan. Isang babae. Nakatayo sa may pintuan ng lumang bahay. Kasaysayang tambok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Laging. Alam namin darating ka, kaya pinaghanda ka namin ng mainom. Uminom ka. Ha? Bakit parang malansa ang amoy? Tikman mo ang alak na yan na gustong-gusto ng kaibigan mo. Kunin mo. Kulay dugo? Inumin mo. Oo. Sige. Inumin mo na. Masarap yan. Ayoko. Hindi ko ito iinumin. Ayoko. Ayoko! Anong ginawa mo? Bakit tinapon mo ang anak? Huh? Anong ginawa mo? Ibang kanyang-anyo. Lapas tangan ka! Naging isa siyang demonyo! Hindi! Hindi! Doon sa bandang yun, doon itinuro ni Lolo Andres at Lola Maring ang lumang bahay na pinuntahan ni Ricky at Noel. Bilis, dalian mo, Jessa. Tama ba itong ginagawa natin? Sabi ng dalawang matanda, delikadong pumunta sa lugar na yun. Kaya pinipigilan nila tayo. Wala akong pakialam. Basta ang mahalaga makita natin si Ricky na ligtas. Dalian mo na. Ano yun? Parang may sumigaw. Nag-iingay ang mga hayop. Christine! Tingnan mo! Ayun! May malaking lumang bahay! Doon ang gagaling ang sigaw! Halika! Bilisan mo! Ay! Dali! Punta natin!
ng lalaki na walang tumanggi sa alak na gawa mula sa impyerno. Alak na gawa sa dugo ng tao. Gumugubay! Binigo mo kami! Binigo mo kami! Nagaling mo ang poses na yun! Nagaling sa kailan lima ng lupa! Parang galing sa impyerno! Nagpapakasakan ang mga kapatid ng bahay! Kailangan makalis ako dito! Kailangan makalabas ako sa bahay na ito! Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Yan ang buong katotohanan, Christine. Patawarin mo ko. Ricky! Bahay ng mga demonyo ang lugar na yun, Noel. Oo. Lagusan patungong impyerno. Kaya pala, napakainit sa lugar na yun. At sabi mo, lumindol sa loob ng bahay bago gumuho. Na hindi namin naramdaman sa kinatatayuan namin ni Christine. Pinabayaan mo siya, Noel. Pinabayaan mo siya. Christine, ipinahamak mo si Ricky. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Ikaw ang dapat sisihin. Ikaw! Sayang ang lugar na yon, Eliseo. Matagal din tayong nanirahan, no? Ngunit dahil lamang sa Noel na yon, nabigo tayo sa ating misyon na kunin ang kaluluwa ng sino mang papasok sa lumang bahay. At ang kabiguan yun ang dahilan kung bakit kumuho at naglaho ang pugad natin. Ang lagusan patungong impyerno. Hindi ko lubos maisip kung bakit na tinanggihan ang masarap na alak na inialok mo. Ang alak na gawa sa dugo ng tao na sumisimbolo sa kadakilaan ni Lucifer, ang hari ng kadiliman. Bigo tayo, Lucilla. Bigo tayo. Huwag kang mag-alala, Eliseo. May tinakdang lugar na muli nating pagtatayuan ng lumang bahay. At doon, muli tayong maghahasik ng lagim. Muli tayong maghahanap ng mga kaluluwang ihahatid natin sa impyerno! Ha!
lugar. Wala ka bang napapansin bahay na biglang sumulpo? Kung mayroon, pasukin mo. Humingi ka ng alak ng Diablo na magiging pases mo tungo sa impyerno. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang hiwaga sa lumang bahay. Sa isa na naman, gabi na lagi! Chiquit del Carmen Amor, Jerry Butia, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, Terbio, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision technical nila Eric Lucero at Bong Muyar. Isinulat ni Maynard Lantito Jr. at sa direksyon ni Leonel Benjamin.